mga pangga, good evening and welcome back to my channel. So for tonight video mga pangga, gagawa na naman tayo ng reaction video. So yung reaction video na gagawin natin ngayon mga pangga is yung first meet ni na Ed or also known Nunik Ed or Big Ed and si Rosemary mga pangga. So si Big Ed is from USA and si Rosemary is from the Philippines. So ito sila mga pangga yung contestant ng isang reality show na 90 Days Fiancé. So ito yung napili kong gawa ng reaction video mga pangga kasi nakaka-relate din ako sa ano nila, sa show nila mga pangga, yung reality show nila na 90 Days Fiancé kasi kami din ang asawa ko, nagpakasal kami 90 days lang din after 90 days or before nag 90 days. So parang sobrang nakaka-relate talaga ako sa show na to mga pangga. So it's either magpakasal sila within 90 days or maghiwalay sila or continue pa din yung love story nila na hindi sila magpakasal. So ayun, parang get to know each other within 90 days. Tapos before mag 90 days or within 90 days, kailangan sila magpakasal or hindi. Depende na sa kanya kung maghiwalay sila before 90 days. So ayan. So maganda yung story nila, kaya napili ko. So yun nga mga pangga, si Rosemary from the Philippines and si Ed, sila yung, siya yung taga USA. Si Ed mga pangga is a photographer. And then si Rosemary naman is a single mom. Single mom siya. Malaki yung age gap nila mga pangga. Kasi si Rosemary is only 23 years old. And then si Big Ed or known as Nunik Ed is also is 54 years old. So malaki yung age gap nila. So ayan mga pangga, wag na nating patagalin. Without further more, bigyan na natin ng ano, panoorin na natin mga pangga yung first meet nila. Nakaka-excite. Tara na, samahan niyo ako manood. Ayan. Ayan na mga pangga, naghihintay na si ano, si Big Ed or Nunik Ed. Ay, akala ko siya na yung dumaan. Na-excite talaga. Ayan na si Rosemary, naka-red. Ayan na siya mga pangga. Ay, excited na excited talaga siya, no? Nakakatuwa naman. Real, real? Hindi siya makapaniwala na totoo. Oh my God. Alam niyo mga pangga, naalala ko tuloy nung first meet namin ng asawa ko, no? Kasi inano ko din siya sa airport noon, yung sinundo ko din siya noon sa airport. Nakaupo lang siya sa labas ng airport, mga pangga, naghintay sa akin. Grabe, nakita ko siya sa malayo, sabi ko, oh my God, grabe, ang gwapo ng asawa ko. Tapos ang puti niya, mga pangga, ang puti-puti niya. Ang natawa ko kasi naka-leather siya ng jacket, tapos ang init ng panahon. Grabe yung pawis niya talaga noon mga pangga. As in, natawa talaga ako sa kanya pero sobrang happy ako. Nahiya siya sa akin noon. Medyo nahiya din ako sa pag ano sa kanya kaya niyakap ko lang siya. Sa ano na kami nag-kiss noon sa ano, hinalikan ko siya sa sasakyan. Ang pugi-pugi ng asawa ko talaga pag kita ko noon. Ayan, continue na nga tayo. Napapa-love story na tayo. Wow, ang saya ni Big Ed. Medyo ni nervous daw si ano, Rosemary. Traffic. Ako din nun. Hindi siya talaga mag- Bang! Nakakaloka talaga tong si Rosemary mga pangga. Natutuwa ako sa personality niya kasi napakaano niya, yung hindi siya nakikita talaga kung ano siya, yung kung mahirap siya, ano siya, nakaka-proud talaga, alam mo yun. Ang bait niya din. Ang taas ng pasensya niya. Naalala ko tuloy mga pangga nung ano, nung pagsundo ko nga sa asawa ko, nawala pa ako ng terminal, nakapunta ako sa maling terminal kasi Cathay Pacific pala yung sinakyan niya. Akala ko doon kasi yung international ng mga ano na biyahe. Akala ko sa Terminal 3 ata yun. Yun pala pagkatay, pwede pala sa ibang terminal. Ayun, kaya grabe yung paghintay niya talaga sa akin nun. Pero mas okay na yun siya maghintay. Bala ka dyan. Charitarata, di ba? Hindi makapaniwala si Big Ed. Ayan, continue tayo. Maliit siya, no? Si Big Ed. Ang short niya, no? Rosemary. That you Grabe. Anong ginawa niya? Pinahikot talaga niya. Sabi niya, I expected you are, you're as tall to me. Akala niya mas mataas, or pareha sila ng ano, ng height.
Hindi niya in-expect. Kasi may episode ito na parang nagsinungaling si Ed sa kanya about sa height niya. Siguro nahihiya. Minsan talaga may ano, yung may kinakahiya tayo. Pero dapat maging honest na lang tayo talaga sa isa't isa. Mostly yung mga nag-start sa LDR talaga. Dapat be honest para yung tanggapin tayo ba na tayo talaga na wala tayong tinatago na kung ano-ano para magpa-as if, di ba? Dapat proud tayo kung sino tayo, di ba? Para kung mahalin tayo or tanggapin tayo, yung totoong tayo, di ba? Ayan. You're sure. Natawa talaga siya. Maliit talaga. Short talaga si Ed. Mga pangga. Little bit. Attractive always you. Ayun. Nakaka-proud lang si ano. Kasi sa ibang kong nakita kong episode, hindi siya talaga nahiya. Feel ko naman, ano niya, may feelings talaga siya kay Big Ed. And sana, let's see what will happen to them in the future na lang. Diba? Sa ano nila. Pero mukhang mabait naman din si Rosemary. At sana ganun din tong si Big Ed. Kasi nakaka-relate talaga ako sa mga nagsisimula LDR. O tapos nagpakasal lang madalian. Nakaka-relate ako. Eh, kami ng asawa ko, nagpakasal naman kami ng within 90 days. Pero sabi nga niya, mahal, kung mahal, if you love me, if I love you and if you love me, eh bakit pa natin patatagalin, di ba? Correct, kasi life is too short, di ba? So, nagtagal naman kami kasi napakabait ng asawa ko sa akin, sobra. Of course, mabait din naman ako matulog. Ayan, continue tayo. You're so cute. Yung asawa ko talaga, hinalikan ko na siya sa loob ng sasakyan, mga pangga, sa loob ng sasakyan. Pero niyakap, nagyakapan kami. Pero parang nahiya kasi siya. Tapos ako nahiya din. Siyempre, first meet namin. Kilig-kilig naman to si Egg. Charot-charot-charot, umibig. Ayan. Ayan lang, mga pangga. So, dyan na siya nagtatapos. Yung ating ano. So, of course, nagpapumunta na sila sa ano, sa hotel. Huwag natin alamin yun sa hotel. No. So, ayan lang mga pangga. Abangan nyo yung iba pang reaction video ko about sa kanila. Kasi sinubaybayan ko po sila mga pangga. So, abangan nyo na lang. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking videos at nag-subscribe sa aking channel. Thank you so much mga pangga. Appreciated everyone. Ayan, maraming salamat.